Babalikan po natin, ayan, nahabol na po natin, ano, si NDRRMC Executive Director Yusek Benito Ramos. Magandang hapon po, Yusek. Maki, good afternoon. Magandang hapon sa ating mga kababayan. Yusek, update lang po kami. Kumusta na po yung naitatalang casualty natin? May latest na po ba tayong report tungkol dito? Walo lang, Maki. Ang patay, may tatlo tayong injured at meron pa tayong apat na missing, pinaghahanap pa rin ngayon. Yung kahapon na amin, nakita na yung dalawa sa Rosario, Cavite. Ito ng helicopter ng Philippine Coast Guard. So apat na lang, Maki, ang fishermen. Hindi pa natin makita ngayon dyan sa Sablayan, Occidental Mindoro. Fisherman po, ano, hindi ba naalala ko lagi niyo pong sinasabi to, basta may press con kayo, may direktiba na sa ating mga mangingisda na iwasang pumalaot dahil po sa sobrang alon, ano, pero parang marami-rami pa rin yung mga maritime incidents. So, paano po kaya natin ito mapipigilan? Ito, yung para tayong sirang plaka, paulit-ulit, kaya yung objective natin na zero casualties ay maatayin lang natin ito kung may cooperation ng mga kababayan. Kagaya nito, paulit-ulit yan. Meron pa rin ng maglakas loob, kaya ganyan, madidisgrasya sila. Huling tanong po, Yusek, ano, can you give us a short update dun sa mga pasahero naman po natin na nasa stranded sa iba't ibang pier ngayon sa iba't ibang bahagi ng bansa? Opo, nandiyan sa website natin, Maki. Meron dyan sa Dumaguete, meron sa Cebu, meron doon sa Matlog at dito naman sa Santa Ana, Cagayan, pari, dahil talagang walang makabiyahe dyan ngayon dahil signal number 3. Marami pa rin ang na-stranded na Maki, nandiyan sa website natin. Wala ako sa Quanza Operation Center, nandito pa ako sa DND. Okay, maraming salamat po sa inyo, Yusek Benito Ramos ng NDRRMC.